Nakikita niyo ito? Nasaan yung rally? Ha? Nasaan yung rally? Yan po yung dapat i-rally sa Tacloban ba? Ng mga supporters ng mga Duterte. Ha? Ayan o, eh bakit puro tindahan? Nasaan yung mga tao? Tapos bandang huli may mga truck. O, eh, puro tindahan nakikita rito eh. Nasaan yung tao? Nasaan yung kailang mga supporters? Ano nangyari? Wala na bang pamasahin papunta dyan? Wala na bang mahakot? Hindi, nagtatanong lang. Wala na bang mahakot? Bakit wala ng tao? Puro tindahan na lang. Ayan, oh. Yan po yung dapat ay pagraralihan ng mga anti-Marcos or mga supporters ng mga Duterte, Kibuloy, Alvarez. Sila naman yan eh. Ha? At yung SMNI at yung kanilang mga vlogger, nasa na? Nasa ng tao? Bakit puro tindahan? Ha? O yan, ay nako, ay, bakit may pumasok na iba? Ayun, nasa kita nyo? Nasaan yun? Anong nangyari? Anong nangyari? Ha? Bakit ganyan? Ha? Okay, nasaan yung mga tao? Wala na bang panghakot? Wala na bang pera? O, din tatanong lang tayo kasi siyempre akala ko ba pag halimbawa nag-rally ka sa isang lugar, mga tao doon ang darating, hindi galing sa ibang region, galing ibang probinsya. Ay pag ang rally, halimbawa ang rally is Tacloban, tapos walang dumating na mga taga-Tacloban, ay anong nangyari? Tapos ang darating doon ay galing sa Davao, galing kung saan-saan, galing sa Metro Manila, ay di hakot. Ay wala o. Ayan o. Wala eh. Puro tindahan, paulit-ulit na lang yung video. Walang may pakitang tao. Ha? Walang may pakitang tao yung mga vlogger at supporters ng kung tawagin natin, nausog na namang rally. Hindi ko ito pang-aasar kasi gusto ko lang ipakita sa inyo yung totoo. Ano, dahil masama ang panahon, umuulan, o hindi na naman, baka ang issue rito eh, wala naman permit. Pero meron eh. Merong lugar eh. Tagandali, bakit parang mga truck na ito? Bakit puro truck nakikita? Di ba truck yung nasa likod na yun? Anyway, so yan ang ibig sabihin, wala ng tao. Ah, hindi na natin makita kung nasan yung kanilang mga followers. Maaaring nung unang mga araw, may mga tao sila dahil nga po ang ginagamit nila siguro dyan ay yung mga member ni Apollo Kibuloy. Ay, pero kung iikot sa buong Pilipinas, abayan pa paano ang transportation, accommodation at pagkain. Kung totoo, nahakot lang sila. Pero kung meron silang followers dyan sa Tacloban, dapat nandyan sila umulan umaraw. Eh wala eh. Kabandali sabi, hindi na naman ho natuloy yung rally nila. Yan ang pagpapatunay dong sa ilang beses ko nang sinabi. Pakaunti na po ng pakaunti ang kailang followers. Kasi nga po ang nadidinig naman kasi hindi naman ho prayer rally. Hindi naman peace rally. Kung hindi murahan at panlalait at paninira lang sa ating gobyerno. Pagod na ang tao sa paninira. Sa akin pong observation at pananaw sa aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV, pagod na ang tao. Ayaw na nila ng paninira. Gusto nila yung magkaisa na. Kaya ganyan. So, maraming dahilan. Kaya ako ganyan. Pwedeng wala silang supporters dun sa kung saan sila may rally. O pwedeng wala na silang mahakot na mga tao galing sa ibang probinsya. Ay paano yan? Ang dumarating lang doon ay mga vlogger. Ewan ko. Yung ba mga vlogger nila ay yung ba'y voluntary na pupunta dyan o may allowance din? Or pagastos din? Ay wala. Ayan o. Ayun ako pang binabantayan eh. Nire-review yung mga video nila eh. Walang may pakita kung hindi puro tindahan at saka situation na report lang. No, wala namang wala yung mga nagrarally. Puro puno at truck. Ayan o. Truck pala yung mga puputing yan. Oh, wala. Ayaw na ng taong ganyan. Lalo ngayon, naglabasa na po yung mga hearing. Alam mo yung hearing sa Kongreso, napakalaki ng epekto nun. Tungkol sa human rights violation, tungkol sa di umano'y gentleman agreement sa China, tungkol sa di umano'y drugs, illegal drugs, ng mga dating mga negosyanteng malapit sa nakaraang gobyerno. Yan po eh. At ito pang pinakamatinding issue sa kay Mayor Goo kung bakit nakapasok sa Tarlac. So yan po, dyan nagising. Lalong
nag-decide at nakita ng taong bayan, sobra na, tama na itong pamumulitika nitong grupong ito. Paninira lang at iba pang isyo lang ang dala. Kung paano paunla rin ang Pilipinas, paano tulungan ang Pangulo Marcos, hindi nila naramdaman. Kaya sa rally, pag hindi ka nag-akot, wala na silang supporters. Kasi wala na bubolunter na kung saan. Halimbawa, nag-rally sa, katulad na nagplanong mag-rally sila dun sa Bulacan, eh, wala naman dumating ng mga taga-Bulacan. Eto, wala tao talaga eh. Puro tindahan eh. At saka truck. Eh, truck pala yung mga puting yan. Oh, yan o. Nasaan yung tao? So, hindi na naman natuloy. Sa Davao lang talaga sila may follower supporters kasi nandoon yung kanilang baluarte. Pero sa ibang lugar, sa ibang region, ibang probinsya, wala na talaga. Ha? Paano ka naman sasama doon sa ganyang rally? Alam mo na kung anong mangyayari. Dahil ilang beses sila nag-rally, wala ka naman bagong nadinig. Wala naman silang diniscuss kung paano ang pag-develop ng bansa. Paano harapin ang West Philippine Sea? Paano harapin ang kahirapan? Wala silang tinatalakay. Puro panlalait, paninira kay Pangulong Marcos. Puro paghihikayat sa taong bayang magalit sa gobyerno. Yun ang kanilang agenda eh. Eh paano kasasama? Magsawa, magsasawa talaga. Pati yung mga financier nila siguro, magsasawa rin kung ganun. Kasi nakita nila, wala nang impact. Kaya huwag naman magtatampo. Kilala ko rin ang mga Duterte, lalo na si Pangulong, dating Pangulong Duterte. Mr. Former President, nagagamit ka na. Ginagamit ka na ng mga politiko na may ambisyon sa 2025 at 2028 election. Kawawa ka naman, former president. Kilala mo ako, former President Duterte, na dati tumawag ka pa nga sa akin. Nagagamit ka na, sir. Ginagamit ka lang sa interest ng iba. Kaya ayan, papaano ngayon yan? Nakikita na ng tao, wala ka ng masyadong supporters. Pagdating sa rally, halos wala nang dumarating. Ilang rally na yan, laging nauusog. Hindi matuloy-tuloy sa Bulacan at ngayon sa Tacloban. So, yun na po yung mensahe. Palagay ko mas maganda pang makipagtulungan na lang kayo sa gobyerno at gaganda pa yung pangalan, babalik ang tiwala ng tao. Ngayon po, sa totoo lang po, marami na kayong supporters na umalis na, nawalan ng tiwala at ngayon solid na sumusuporta na lang sa ating gobyerno under President Marcos. Yan na po yung totoo. Sawang-sawang-sawana sa pamumulitika ang taong bayan. Gusto nila ay pagbabago at nakikita naman nila yung ginagawa ni Pangulong Marcos ay para sa lahat, hindi para sa kung kanino lang. Kaya yung mga rallying ganyan, karapatan ninyo, pero wala lang suporta, yun ang mensahe nun. Yun ang message nun sa aking analysis at opinion interpretation. Pagod na. Pagod na si Juan de la Cruz.